Ito naman para soup ko tomorrow. Prepare ko yung ingredients sa aking soup. Ito, ano to, yung Taiwanese snails, dried snails. Ito naman is ang tawag dito, puychay yan eh, sa check, nakalimutan ko na sa English. Tapos ito, peanut. Papalambutin yan. Tapos ito, beans. Soya. Ay, hindi ito soy beans ah. Ito yung basta beans. Ano ba tawag dito? Basta beans yan. Yan. May tao yan sa Chinese. May tao. Fasang. This is lutaw. Puijay. Yan. Para tomorrow. Tapos meron pa yan yung ano, yung paanang manok. Yan talagang ano, maganda yun eh. Maganda yung ano, yung paanang manok para sa mga joint pala yun. Para pang pagpakapal ng ano, ng joint natin. Iba yung parang puti na ano, na buto. Yun. O, ayan na. Palambutin natin yung mani. Tapos yung beans. Binababad yan magdamag para malambot. Bukas hindi masyadong matagal po papukulo. Yan ang purpose niyan. Okay, yung ano. Yung mani. Ano, yung palambutin ngayon para bukas ready na lahat ng ingredients. O, sige, kita-kits tayo bukas. Tutuloy. Abangan. Yung ano, panang manok. Ngayon ko pa lang yan gagawin. Kagabi yung iba, yung ingredients. Kagabi ko prepare. Ito o. Yung beans. Tapos ito lot o okay na. Yung ano, marami kasi ako maggawa ng soup pang isang linggo. Yan o yung may lambot na yan. Tapos ito na lang, i-ano ko muna ng mainit na tubig. Tapos tatanggalan ko yan ng kuko. Pakita ko sa iyo paano pagtanggal ng kuko na hindi mo puputulin yung ano. Kasi pag malambot na yan, madali mga ano na yung po matanggal. Hindi puputulin yung tulo ng daliri na may kuko. Yung kuko lang talaga ang matatanggalin. Okay. Ngayon ko na umaga tutuloy yung aking soup. Kasi matagal ito eh. Ito yung ingredients. Tapusin ko muna itong magpakulo ng ay palambutin yung aking Taiwanese dried snails. Tapos ito paanang manok, tatanggalan niya ng kuko. Ito paanang manok, tatanggalan ng kuko. Ito lang tatanggalin, hindi kuko ko kuko lang talaga. Makita ko sa inyo paano ko pedicure ang luto na ay akin tabi muna ito o ito pakulo isang sa lamang sa lamang siya. Thank you.
minsan dito ako nagpapakulo. Isang pinto natin kasi. Ay, nakalimutan ko po sa English. Ano ba ito? Kuay chay. Kuay chay. Okay po yan. Dried siya. Hindi pala lang po tayo. Nalagay ko yung ginger dito sa red para ano, hindi mag-dry, makatas pa rin siya kahit ang bingo. Gulo-gulo. Hindi ko lang panggawa nun. Ayun, lagyan ko yung soup kasi ano yung may lasa yan, ang kapigay ng lasa. Kapagalitan yung lasa. Yung ano
kasi. Snails. Di pa. Kaya pagkukulo ako siyang separate kasi pag dito ko pinakuluan dito sa malaki, matagal yan siya lumapot. Pero pag nasa maliit lang at konti ang tubig, mas mabilis. Mas mabilis mag ano. So, ayan. So, ito, pakita ko naman kung paano magtanggal ng ano lang yung pupuk ng manok. Using this, hindi yun, kasi yung sa Pilipinas, sa app noon, pag nagpuan ako, tatanggal ng kuko, ito pinuputol ko. Pero hindi na kailangan, kasi kapag kailangan mo muna sa tubig, ay patubig, gaganyanin mo lang, ayan, sumilak. Tanggal. Ito mo. Kasi malambot na siya eh. Ito lang. Ito lang po. Hindi siya putol. Pwede ko naman ilagay ngayon, kaya lang yung kumihan na. Malambot siya eh, magandatanggal siya. Pusa. Pulang dalam bensin. Kasi dito nga lang yung ano, yung snail, rights ni ano yun eh. Isang kilo is 361. Isang kilo, unti-unti lang yung rights siya. Unti-unti lang yung piraso lang. 361. It's okay. Eh, sa Pinas mo pa niya. Ilang gamit, mga alam mo naman yun, gagamitin yung mga 800 kasi binili ko pa hapon kaya hapon kilo lang 800 yung magtagpo po sa hindi naman na kami ngayon nagbibigay ng sukong kapulad noon para sa amin na lang. Okay lang na hindi ka ay haluan ko na lang ng ibang pampalasa. Process na
nagbabalot sa nagbuto ng choy. Ng tuhod, ng basta din ng paa, kamay, sa mga choy din. And papakapal mo. Papakapal para hindi masakit sa pekitag. May tibay. Yung sumasakit. Pag masakit ang natuhod mo, mga ganito, inuman lang daw ng gano'n. Pero hindi siguro, kung bawal sa iyo ang mga. Pwede sa sakit mo, ay ano, anong dahilan at bakit yung mga tuhod mo ay masakit. E pag may uric acid ka, eh, malakas uric acid, masakit yung mga joint mo. Bawal naman yun. Kaya kailangan magpapalit at masulit pero para kung sakit pa. Kasi basta kakain na bawal. May palambutin ko muna ito. Pag palambot, ako lalagay. Tapos ilagay panang manok, then yung beans kasi ito. Magaling naman ko kasi binabal. Ayan, habang nagantay ako pumulo, nagkaroon ilagay yung aking ano, yung beans. Yung ginagawa ko yung kape ko na talagang ko yun ng ginger. Kulo na baka. Okay din ha. Thank you.
snail. Meron pala akong ginaan. Nagkit. Kasi mas ano siya. Mas mabilis. Inapit ko na. Kasi yan. Madali mo lang ako. Buti nga nga, hindi na kami nagbibigay ng soup sa neighbors kasi yung aming malang, actually ang dahilan no, kaya kami nagbibigay ng soup, pinakasoup na. Kasi bawal yung may aso. Pagbabawal yung dalaman ng aso kasi maigong, mag-iingay, patakot, eh yung mga kapitbahay, matatakot, eh kanya-kanya, ang pinto ay halos magkakalikit lang. Kaya inagaw namin para hindi mag-reklamo sa management. Bibigay kami ng soup. Kaya napakatrabaho sa akin yung ano, maghapong ginagawa yan. Mas magbibigay pa sa tiyahin. Eh ngayon wala na. Simula nung mag-COVID, hindi na nagbibigay doon sa tiyahin. Hindi na nagbibigay sa neighbors kasi yung malaki naming aso na matay. Ayun lang. Matay. Yun. Tapos mulit na lang. Pero nakamagbibigay sa neighbor na. Kagandahan niya naman sa akin po nagbibigay sa neighbors kasi ano eh, nagbibigay yung siya ng lice. Pero ngayon eh, hindi na kasi hindi na ako nagpala na ako. Alis kikita nila ako yun. Kasi noon pag nagtaw na nagbibigay ako ng chansuri, yun lang. So, nagbibigay ako ng lice. Mga neighbors namin. Mabait yung neighbors namin dito. Ano sila sa akin. Wala silang katulong, ako sila mama lang, meron ko lang dito sa flat namin, sa floor. Dito sa side natin, doon sa kabila meron, pipi na din. Pero dito walang kapitbahay na pipi. Once na magising si Lord, si Mama, magising din yung aso. Napaka ano, spoiled yun kay Mama, spoiled yun. May rita ako. Sigat mong pakigawa ng iba, din magkano na lang yung iihi niya. Isa na babi ako yun, si Lola na lang ang pag minuto eh. Pero si Lola, kasi nasakit na yung dito niya. Wala na. Ay, siguro pagkaganoon na nga kasi mag namin pagkita. Sakit na nga. Huwag ba Lola eh. Pero may pinagdaanan din ako kay Lola bago siya naging maamo sa akin. Pero naintindihan ko yung gawa nung hindi pa ako marunong baka makakaintin din ng Cantonese, di ba ako masyadong nakapagsasalita yun. Ngayon yun yung konti-konti yung basics. Pero at least naintindihan ko niya ako, na-explain niya sa akin. Mas marami na ako naintindihan ko yun. Nakakapag-explain na siya. Noon kasi wala eh. Wala talaga na siya parang English. So naburilo siya. Gusto niya sabihin sa akin, hindi niya masakpi. Kaya yun, kunting ano
lang kahit silang magnanay, nag-aaway sila, plus mag-away. Tanong ng anak niya, anak, bakit si mama, mainit ang ulo naman. Aba, alam mo na yun eh. Alam ko naman yun na kaya siya nagkakagawa. Dahil sa akin, marami siyang gustong sabihin, hindi niya ma-explain sa akin. Irritable siya. Pero ngayon, simula nun ako nakakaintindi na, konti-konti na kapagsasalita na, yun na ako isipin niya sa akin, patiwa na kami, kumatiwa siya, pag binibiro ko siya, na yung ano niya, tawa siya. Ngayon, nahulik na ano ko siya, sweet niya siya, minsan nag-aang-ang siya sa akin, parang natala. Nagagano siya sa akin. Mag-antay, ganyan. Pero minsan nairita ako kasi magulit din. Minsan, pagka may ipapabili, 100 beses niyang i-remind sa akin yun. Kaya minsan lista ko na kasi nakakalimutan ko sa kadami ng remind niya sa akin. Nakakalimutan ko. Nagawa ko, lista ko na. Kung uwi kaya ako, ano kaya ako, paano? Yung uuwi na ba ako for good? Tingnan ko pakiramdaman ko kung ano. Ako ko sa kanya kasi wala silang kamag-aulungan. Madali silang makuha ng kapalit ko. Pero, baby. Sa isa silang sariling bahay, diba? Yung masasabi talaga sa kanila. Bahala na kung hindi ko yung wisdom yun. Pag ganun din, isa din naman lasa yung hindi mo yung binili mo sariwa, tapos at saka yung soup na galing na sa soup, tapos adobo, parehas naman lasa, walang pagkakaiba. Ayun, ginagawa ko, tapos nagyan ko ng maraming sip. Pinapapak ko lang. Kasi gusto ko doon yung inanong mo yung puti ng yung mga ano naman, yung tumutulog sa ipi pa, yun ang gusto ko. Dia pergi jaga nak apa pun nak apa pun nak apa pun sa maasin eh kalau nak jauh buku sini ke maasin ya semai yang hampa ya solo ko
Kaya isasalain ko nito, tanggalin ko para hindi mamantika. Tatanggal siya yan. Ano yan? Taba. Mantika. Mamamatay siyang pusa o pusa mo lang ng uli. Panibagong bilang na naman yun. Per cubic. Kumbaga sa tubig. Meter. Metro to eh. Yung gas nila din metro. Sa asin. Ayan. Tapos yung asin lang nilagay ko. Hindi ko sinasabi. Hindi ko nilagyan ng ano kasi pagka ano, walang lasa. Pero actual may lasa yan pa may asin. Gusto lang na malasa, malasa. Ayoko na madaming ano na chicken powder, chicken bouillon, chicken tatatatatata. Ayoko nun. Gusto ko eh natural lang na ano. Hindi, ano naman. Hindi mo naman ilagyan. Pero pag andyan na, hindi ko pinilagyan nila, lalagyan niya yun. Pag andyan siya, kasi wala siya lalagyan niya. Walang lasa yan. Hindi ko pa ako tinitikman, yung malasa o wala pag asin lang. Eh. Pwede naman kasi dami sa hug eh. May buto ng baboy. Parang manok, tapos yung mga